Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. Panibagong upload, panibagong videos na naman po yung ating pag-uusapan ngayon na bunga po ng pagsisikap ng kababayan po natin na nagtatrabaho bilang isang factory worker sa Taiwan. So yan guys, kitang-kita naman natin na napaka-elegante po nito, napakalinis pong tignan. And then meron din po itong roof deck and then attic room. So yan guys, meron po itong floor plan na makikita nga po natin mamaya para may bahagi ko po sa inyo at pagkuhanan nyo po ng idea. And then lahat po ng details nito is isa-isahin po natin para meron naman po kayong basihan, lalong-lalo na po sa gastos. Ito naman guys yung kanilang floor plan na nakita lamang po nila sa YouTube, napanood po nila, and then ginaya po nila may kunting adjustment and then pinalawak pa nga po nila ito dahil may sukat po itong 83 square meters. And then guys, I think itong floor plan and perspective nito guys is nakuha po nila sa YouTube sa channel po ng kababayan natin na isang sikat po na vlogger na ang pangalan po ng kanyang channel is B Art Design. So shout out po sa inyo sir. So ito guys is may sukat nga na 83 square meters, meron siyang dalawang kwarto, one toilet with bath, living area, dining area, kusina, balcony, and then meron nga po siyang roof deck and then attic room. So yan guys, nakikita naman natin na napakaganda po ng pagkakagawa nito. Yan nga guys, yung nakikita natin na magpartner, yan po yung may-ari ng bahay na si Sir Edison na isang Taiwanese at ang kababayan po natin si Ma'am Mikey Santos. So yan guys, si Ma'am Mikey ay isang OFW sa Taiwan at nagtatrabaho nga po siya doon bilang isang factory worker. And then doon nga po niya nakilala yung kanyang asawa na si Sir Edison na talaga namang nagtulungan po sila sa kanilang pinapangarap na bahay, and then naipatayo nga po nila ito na maayos, and then 4 months nga po ito and then natapos na po ito agad. Yan nga guys, nakikita natin yung mga workers nila na nakapag-ukay na po sila, nakapag-start na po sila sa pag-layout, and then susunod nga po dyan is yung mag-file na po sila ng hollow blocks. So yan guys, ang kagandahan po dito kahit arawan po yung pagpapagawa ng kanilang bahay is nabantayan po ng kapatid ni Ma'am Mikey na isa din po sa mga tumulong sa mga gumawa ng kanyang bahay para makatipid. And then guys, nakikita naman po natin na yung kanilang bahay is may 5 patong na hollow blocks mula lupa hanggang flooring nito. So yan guys, isa sa mga tips po natin dyan sa pagpapagawa ng bahay, kung magpatayo tayo guys, yan po ay iwas sa baha. So kung hindi po natin kaya, pwede naman po yung 2 patong lamang. So ang kagandahan yan guys, kahit bumaba po sa ating lugar is hindi nga po siya aabutin, and then depende nga po yan sa lugar na talagang pagpapatayuan po natin. So itong bahay nga nila guys is matatagpuan sa Lapas, Tarlac. So I think dun po sa lugar nila is medyo bahain, so ganyan po yung design ng kanilang pinagawang bahay. Yan nga guys, nakikita naman natin yung kanilang mga workers na continue pa rin sa pagpapagawa ng bahay ng kababayan po natin si Ma'am Mikey. So itong bahay nila guys is nag-start ngang ipatayo ng August 24, 2020 and then na fully finish po ito ng December 2020. So itong bahay nila guys, ang pagpapagawa nila dito or pagpapatayo nga po nila dito is arawan. So ibig sabihin guys, yung arawan is meron lamang silang oras, pwedeng 8 to 5 or nasa kontrata na po nila yon sa pag-uusap na po nila. And then depende pa rin po yan sa mga pagkain nila kung libre. At ang bayad nila dito guys is dun po sa kanilang masun 500 pesos per day. And then dun po sa kanilang laborer na 400 pesos per day. So yan guys, isa sa mga gumawa dyan sa kanilang bahay is yung kapatid po ni Ma'am Mikey. Lalong-lalo na nga po dun sa kanyang electrical wirings and installation na napakalaki na rin po ng kanilang natipid. So yan guys, pag-uusapan naman natin lahat ng mga materials na kanilang ginamit para pagkuhanan nyo po ng basihan or idea kung ganitong sukat ng bahay yung inyong ipapatayo na 83 square meters and then meron nga po siyang roof deck and then attic room. Yan nga guys, nakikita naman natin na napaunti-unti na po itong natatapos at makikita na po natin mamaya dyan yung kanyang forma. So yan guys, abang-abang tayo dahil meron po itong fully finished house tour. So yan guys, unang-unang pag-uusapan natin dun sa mga materials na kanilang ginamit sa structural kagaya nga po ng hollow blocks na nakagamit po sila ng 3,000 pieces maigit dahil nakikita naman po natin
na 5 patong mula sa lupa hanggang sa flooring dahil iwas nga po yan sa baha at dahil nga po dun sa kanilang lugar na talagang binabaha. So napakagandang idea po nila yan. So yan guys, dun naman sa kanilang semento na umabot lamang po sa 300 bags dahil nga po nakikita naman natin na napakataas na po nito. So medyo marami-rami din yung semento na magamit dyan. So yan guys, mga steel bar size naman, 10mm and then 12mm. Kagaya nga guys na nakikita natin ngayon na nag-i-install na sila ng kanilang yero, so pag-usapan naman natin yung about dyan sa kanilang roofing. Kung ano po yung ginamit dyan, so dyan guys sa kanilang trusses is gumamit nga po sila ng bakal. So zipper lens and then tubular. So dyan guys sa kanilang yero, ginamitan naman nila yan ng color roof long span type. And then ang tawag po dyan sa kanilang roofing design is streamline type roofing. So yan guys, usong-uso po yan ngayon. Sa mga nagsasabi kung talagang matibay yan, so yan guys, matibay naman po yan. Depende po yan sa pagpapagawa natin sa mga workers or depende po yan sa mga materials na gagamitin natin. So hindi naman po yan magiging uso ngayon kung hindi po yan matibay. So yan guys, bago pala natin makalimutan, yung lote po pala na kanilang pinagpatayuan ng bahay is may sukat na 500 square meters and then nabili nga po yan ni Ma'am Mikey sa kanilang kamag-anak na worth 200,000 pesos and then installment. Kagaya nga guys ng sinabi ko sa inyo kanina na yung kapatid po ni Ma'am Mikey yung gumawa or nag-install ng kanilang mga wirings dyan, mga electrical supplies. So nakagastos lamang dyan si Ma'am Mikey sa kanilang electrical na 30,000 pesos. And then guys, sa pagpapa-install po nila ng kanilang kuryente, so need po nilang magbayad ng building permit na 30,000 pesos. So yan guys, sa mga hindi po nakakalam kung ano po yung building permit. So yan guys, is binabayaran po natin yan. Or inaasikaso po natin yan bago nga po tayo magpatayo ng bahay para magkaroon po tayo or makapagpa-install po tayo ng sarili po nating kuryente. Yan nga guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na hinihintay po nating fully finished house tour para makita naman po natin yung labas at loob ng kanilang bahay na talaga naman po napakaganda ng color combination. Makikita nyo po dyan yung loob ng kanilang bahay na meron ding attic room. So dyan guys, sa kanilang sliding windows pala nakagastos po sila ng 41,000 pesos kasama na po yung toilet door. Dyan naman po sa apat na piraso na pintuan, 20,000 pesos. And then sa mga tiles na assorted size, kagaya nga po ng 60x60cm, 40x40, ang nagastos nila dyan guys is 49,000 pesos. Dyan po sa pintura, bali kontrata po yung pagpapagawa nila dyan. Kasama na po yung pagmamasilya ng ceiling. And then 53,000 pesos labas at loob. And then guys, dyan naman sa kanilang ceiling is ginamitan pala nila yan ng metal faring and hardiplex. So yan guys, habang nag-enjoy tayo dyan sa panonood, remind ko lamang po sa lahat dahil panigurado marami pong kukuha ng floor plan nito. And then yung kanyang perspective. So yan guys, hindi naman natin yan pinagdadamot. So yan guys, ilalagay ko po dyan sa pin comment po natin yung pwede nyong i-chat dun po sa Facebook. So yan guys, i-chat nyo po yung aking Facebook page na Day Explorer. And then like and follow po natin yon. So yan guys, sana makapag-intay din po tayo kung kukuha po tayo ng floor plan dahil nasabi ko nga po sa mga nakaraang vlog po natin, sa dami po ng kumukuha ng floor plan, nag-iisa lamang po ako na nagmamanage dyan. So, pakihintay-hintay na lamang po at masisin ko naman po yan lahat and then ipapasa ko po yan sa inyo. So yan guys, ang total po pala na nagastos nila dito is umabot po ng 1 million pesos. And then 4 months po itong ginawa. Arawan po yung pagpapagawa nito. And then inuulit ko nga guys na ang bahay po nila is may sukat na 83 square meters. So meron siyang dalawang kwarto, one toilet with bath, living room, dining room, kitchen, attic room, and then yung kanyang roof deck and then balcony. So yan guys, nag-start ngang ipatayo ito ng August 24, 2020 at na-fully finish po siya ng December 2020. So yan guys, patapusin po natin itong video na to and then sana nakapag-subscribe din po pala tayo. Nakapag-like, nakapag-comment at pwedeng-pwede po natin itong i-share sa mga kamag-anak po natin, sa mga kakilala po natin para makatulong naman po tayo
sa about po sa idea sa pagpapagawa po ng bahay. So sana guys, nakakuha po tayo ng idea at naging inspirasyon po natin yung mag-asawa para makapagpundar din po tayo ng sarili nating bahay. Lalong-lalo na nga po sa mga kababayan po nating OFW na lagi po natin sinasabi na hindi po tayo permanente sa ibang bansa, and then pwede po tayong pauwi ng ating mga amo. So sana hindi pa huli ang lahat para makapagpundar din po tayo ng sarili nating dream house para matuwa naman po yung ating pamilya, lalong-lalo na po yung ating mga anak, at para magkaroon din po sila ng privacy. So yan guys, dito na po magtatapos yung ating video at sana nakapulutan nyo po ito ng idea. And then bago po matapos ang video ito, gusto ko lang po pasalamatan at i-congratulate yung mag-asawa na si Mr. and Mrs. Mikey and Sir Edison. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayong lahat and God bless all.